Ito yung steak na pag kinain mo, yung malambot yung karni niya, tapos lalo na pagka malamig yung panahon, masarap kumain ng mga steak. Welcome po sa Roger Food TV. Ako po si Roger, ang inyong kapudis. Ngayong araw, samahan niyo ako, mga kapudis, gagawa tayo ng masarap na steak na meron siyang homemade na mushroom sauce, tapos may salad na rin, at saka mashed potato. Napakasarap nitong dinner. Umpisaan na po nating ihanda yung mga sangkap na ating gagamitin. Chop chop! Magdidikdik lamang po ako ng bawang, siguro mga 2 cloves na garlic ang ating gagamitin, tapos meron din akong sibuyas na gagamitin. Chopin lang po natin. Pagkahiwa natin sa mga ito, iset aside lamang natin. At gagamit din po tayo ng mushroom, yung press na mushroom ang ating gagamitin. Pwede rin po kayo mga kapudis gumamit ng dilata na mushroom, pero I can suggest or recommend yung pressed mushroom po, kasi mas malasa po siya, tsaka talagang lasang lasa mo talaga yung talagang yung freshness niya. Wala po talagang katulad pagka press ang gagamitin ninyo. So ito na yung ating mga gulay na gagamitin. Nandyan na yung mga mushroom, sibuyas, bawang, tapos gagamit din tayo ng ng heavy cream, gagamit din tayo ng butter. Tapos ito yung ating pampalasa, yung nor seasoning. Hindi pala nor, magi pala. Sana naman. At meron din tayong mixed green na salad, na healthy salad sa ating side dish. So ito na yung steak na nabili ko sa grocery, sa mga meat shop. Ito po yung rib eye. Ugasan lang natin siya, tapos isi-season ko lang siya ng asin tsaka paminta, para talagang natural lang yung lasa niya. Pero kung gagamit po kayo ng mga ibang herbs, kasi yung iba ginagamitan niya ng herbs, lalo na sa mga ibang restaurant, pwede rin po yan. Pero itong gagawin natin, parang basic lang, yung normal lang na seasoning, asin paminta lang, para talagang normal yung lasa na hinahanap natin. Pwede po yan. Pwede kayong gumamit ng mga herbs na mga rosemary or thyme, o kaya yung mga garlic powder. Pwede po yan. So ito na po kapudis yung frying pan ko. Pinainit ko na siya. Pag mainit na siya, lagyan lang po natin ng butter. Tapos ipaikot lang natin sa kawali para lahat mag-wet yung pipretuhan natin. So ipan-fry lang natin siya sa medium na apoy para hindi agad masunog ang ating butter at mangitim. So habang pinipreto natin yan, nag-iiba yung kulay niya, naluluto yan yung gilid. Pag napapansin nyo, dyan yung mapapansin yung temperature. So ang steak na ito, lulutuin po natin ito sa medium rare na temperature. So, siyempre sa pagluluto ng steak, meron po yan ng mga temperature na tinatawag. Merong rare, medium rare, merong well done. So, siyempre tayong Pilipino, well done. Hindi tayo kumakain ng may dugo. Sa mga Western naman, kumakain sila ng medium rare. So, konting kaalaman lang sa pagkain ng steak. So, ito yung mga tips natin o mga recommendation natin. Pag gusto nyo kumain ng steak, yung mga temperature na magandang kainin dyan, yun yung mga medium rare o kaya yung medium, yan talagang malambot ang karne ng baka na yan. So makalipas ng mga 3 minuto, ibaliktad lamang natin siya. So mabalik tayo mga kapudis sa ating pinag-uusapan na temperature pag kayo ay kakain sa ng steak, lalo na sa mga American restaurant o kaya yung mga Western o kaya yung mga steakhouse. Pag upo nyo po nyan sa restaurant, nalapit sa inyo yung waiter, o order kayo ng steak, kung steakhouse yung pinasukan nyo, tatanungin po kayo nyan kung ano po yung gusto ninyong temperature o pagkaluto sa inyong steak. So bali itong steak na ito mga kapudis, pwede nyo rin po itong lutuin sa ihawan. So ito,
tinitingnan ko na yung steak. So malapit na siyang maging medium rare. Medium rare ang ating hinahanap. Ipapakita ko po sa inyo yung kung anong ibig sabihin ng medium rare mamaya. So malapit na siya. Pakiikutin lang natin yung oil niya, yung butter niya, para talaga magpantay yung luto ng ating baka. So mabalik tayo sa usapan natin na pag kumain kayo niyan. So lalo na sa mga steak restaurant, yun nga, mabalik tayo, tatanungin kayo kung ano yung gusto ninyong temperatura o yung pagkaluto na inyong steak. Nasa inyo po yan kung gusto niyo po well done, kasi ang well done, kaya ayaw ko po nun o hindi ko nire-recommend yun, masyado na siyang dry tsaka tumitigas na yung karne. Ako po, kawawa yung mga may pustiso. Ako po, excuse me po. So ayun po ang tip natin, kumain kayo niyan, mga pag tinanong kayo, mga medium rare o kaya medium, ang sarap niyan. Tapos may mashed potato, tapos yung mga mushroom sauce, napakaraming sauce na ginagamit dyan sa mga steak na yan, mga kapudis, para malaman nyo po, andyan yung mga mushroom sauce, may mga red wine sauce, lalo na sa mga magagandang restaurant, lalo na sa mga steakhouse, meron silang mga A1 sauce, yung mga pagdating sa mga western na steakhouse. So almost done na yung ating steak, medyo iprito pa natin yung gilid niya. So ayun, nakikita ko na yung pink na kulay na sinasabi. Yan yung sinasabi ko sa inyo na temperature niya, yung medium rare siya. Malambot siya sa loob. So ito na mga kapudis ang ating steak, tapos na siya. I-set aside lamang natin siya. So dun rin po sa pinaglutuan natin ang ating steak, mag-isa lamang ng bawang. So igisa natin yung bawang hanggang sa siya ay mag golden brown. Pagkatapos natin magisa yung bawang, isusunod ko na yung sibuyas. Igigisa rin natin siya sa mahinang apoy para lumabas talaga yung lasa niya. Halo-haloin lang natin siya nang hindi siya mabigla maluto. Maglalagay din tayo ng konting butter mga kapudis. So itos lamang natin yung ating garlic tsaka yung sibuyas sa butter. Kung pwede nyo rin namang haluin ng sandok pag hindi nyo maitos sa inyong mga kawali. So pagkatapos noon, isunod na natin ang ating press na mushroom na hiniwa. Lulutuin natin yan ng paunti-unti at itos din natin. Pwede rin po kayong gumamit mga kapudis ng white wine kung gusto nyo pong lagyan ng wine o kaya red wine. So ito na yung ating nor magi pala, yung pampalasa, tapos paminta, asin. Pinplana natin siya ng pampalasa sa ating mushroom sauce. Talagang homemade na homemade, ibang klase ang homemade. Masarap talaga siya mga kapudis. At napakadali ng gawin ng sauce na ito. So huwag na po kayong mag-aksaya ng panahon o kaya bumili sa labas o kaya ng mga dilata, dahil hindi natin alam kung ano mga nakalagay dyan sa mga dilata. Pwede po kayong gumawa ng sarili nyong sauce. So ito na yung ating heavy cream. O diba, kaysa bumili kayo, hindi natin alam yung mga nasa dilata na kung ano mga ingredient nyan. So ito, kitang kita po natin kung ano mga nilagay natin. Napaka basic na
maaari nyo mabili sa supermarket na ingredients. So pakuluan natin siya hanggang sa maigahan at lumapot yung sauce niya. So makalipas ng mga ilang minuto, ito po ang itsura niya. Tikman na po natin, ay talagang amoy-amoy ko na ang kanyang creaminess ng mushroom sauce para sa ating steak. So ito na mga kapodis, yari na ang ating sauce. So iplato na natin ang ating steak na pang dinner. Meron na akong gawang mashed potato, pwede rin po kayong gumawa niyan. Tapos ito na yung pang sidings natin, yung parang mix na salad. Tapos ilagay lang natin yung mushroom sauce, o diba? Kayang-kaya nyo pong gawin yan sa inyong mga bahay. So ito na po ang ating steak na merong mushroom sauce at mashed potato at saka green salad. Ito na mga kapudis, husgahan na natin ang ating steak with mushroom sauce na may mashed potato tapos merong salad on the side. Tingnan natin kung anong itsura niya, yung temperature na hinahanap natin sa ating steak mga kapudis. So tama itong hinahanap natin temperature, yung pagkaluto niya. So kasi siyempre ang hinahanap natin is yung medium rare. Ayan, pink siya talaga, yan ang hinahanap natin. Pagka sinabing medium rare, yan yung talagang malambot talaga yung karni niya. So kadalasan lalo na sa mga western people, yun ang in-order nila. So tikman na natin. Wow, ang lambot ng karni niya. Tapos yung timplada niya lang, as in paminta, grabe, napakalasa talagang. Napaka natural nung lasa niya mga kapudis. Tapos yung sauce niya na may cream of mushroom, homemade pa, fresh yung mushroom, wow, sarap. Yun, napakadaling gawin, sarap. Tapos may mashed potato. Yung mushroom, grabe, lasang lasa kasi fresh yung mushroom niya. Wow. Kayo, kayo, pwede. Kaya nang gawin to, sigurado ko. Yan yung kailangan kumain sa labas, bumili lang kayo sa mga meat shop, lalo na yung makakasipid kayo. Kaya nyo lutuin sa inyong mga bahay. Panalo, sigurado ito. Balikan nyo ako pag nagustuhan itong recipe na ito. Sige po, maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo ang recipe na ito at magkita po tayo muli sa mga susunod pang recipe.